Hello everyone, welcome back to my channel. Mommy D here from Cook with Dionela. Okay, today magluluto ako ng pinakbet. Oh, di ba? So ganito ako magluto ng pinakbet. Una, papakalong ko muna yung aking pangsagol na karne. So hanggang mag-dry siya, hanggang parang maprito-prito na siya, mag-crispy na siya at naglabasan na yung mga mantika niya. So hindi pa ako naglagay dito ng mantika. At ito na nga, ilulunod natin yung ating sibuyas. Bakit nga ba sibuyas muna ang inuna ko? Kasi yung bawang kasi, madali po siyang masunog. Kaya lagi natin unahin yung sibuyas, saka yung bawang. Mabango yung ating ano, para hindi tayo, hindi masunog yung ating bawang. So, yan lang. At, lunod ko na nga yung bawang. Mas masarap kasi pag hindi sunog yung bawang. Pag sunog kasi minsan malalasahan mo yung amoy sunog eh. So lulunod na nga rin natin ng kamatis. Isunod na yung kamatis at saka ko na haluin lahat. So ganun lang. Bilis lang magluto ng ano, ng pinakbet. Kasi actually may nagluto sa akin ito. Paano daw ako magluto ng pinakbet. Ayan, ito na nga. Sa nag-request, ito na yung request. So, alam mo na kung sino ka. Ayan, ganito lang, mabilis lang. O, diba? Hindi ko na sasabihin sa'yo. Panoorin mo na lang dito sa video. So, ayan. So, tips ko pala. Ako, pag nagluluto ng ano, pinapakuluan ko muna siya saglit. Kasi, tingnan nyo, ang ganda ng kinalabasan ng kalabasa, diba? Pantay yung luto niya. Tsaka yung ano. Kasi, kaya ako pinakaluan muna, gawa yung kawali. Ay, yung gulay ko mas madami. Ang dami ng gulay ko. Kaya, yung kawali, maliit lang. So, ayoko mag-overcrowded. Pag nag-overcrowded kasi yung ating gulay, dahil maliit yung ating kawali, so, ang tendency po ay, hindi pantay yung luto ng gulay. Yung sa ilalim ay nalata na, yung sa ibabaw ay matigas pa. So, ayaw ko nang mangyari ganun. So, yung talong pala, hindi ko ito pinakuluan kasi nga, ibang talong ay magtutubig. So, kaya, ayan, ginisa ko na. O, tingnan nyo. So, nag-soak up kagad yung oil dyan sa talong. So, yung talong makain yun sa oil. At, ganun din sa okra. Hindi ko din yun pinakuluan yung okra kasi alam naman natin po na ang okra ay slimy. Yung, di ba, yung ano niya, yung juice niya, mag-slide. Tapos, yan na. So, very fresh yung ating gulay, guys. So, takpan muna natin. Takpan kasi gusto ko maluto pantay yung okra at saka yung talong. Takpan lang saglit. At anyway, yung okra hindi din kailangan lutuin ng matagal. Kasi mas masarap sa okra yung crunchy. At sa pag yung pag-bite mo, pagkagat mo, malutong-lutong pa. Nilagyan ko lang kunting tubig mainit. Kasi parang nag-dry na siya. So, ganun lang. Di ba? Mabilis lang yan. At saka ano, mas maganda yung ganitong style. Kasi yung kalabasa, pantay yung luto. Yung sitaw, pantay yung luto. Pati yung ato, ampalaya. Yan na nga, ilunod ko na. So, since luto na itong ampalaya, kunting luto na lang po yan. Pinhinaan ko na po yung apoy. Kasi ayaw ko ma-overcook ng ating gulay. So, tapos yung sitaw. Guys, yung sitaw, crunchy pa din. Pagkagat mo, ayun, malutong-malutong. Para ka lang kumakain ng salad din. So, yan lang, paghaluin natin mabuti para talaga mahalo lahat yung gulay. So, kung marami kayong lutuin, ayan, pwede nyong gayahin yan. Pakuluan nyo lang punti yung kalabasa at sitaw. Pero pag mayroon naman kayong malaking-malaking kawali, pwede na rin yung hindi nyo pakuluan yan. Saka ko na din ilumid yung kalabasa natin. Ayan. Tingnan mo, ang ganda ng ating kalabasa. Talagang, ano siya, pantay yung luto niya. Ayoko kasi dun sa kalabasa na ano, naranasan ko na kasi nung hindi ko pa pinapakuluan. Yung some parts ay matigas, some parts ay malata. So, ito na yung star sa ating recipe. Ayan, ang ating bagoong. Ang ginamit ko pala dito ay luto na bagoong. Ayan, maglagay muna tayo ng 3 kutsara kasi ano, mahirap na baka may masubrahan, maalat. So, di baling kulang kasi pwede naman siyang dagdagan. Kung halimbawa, pagtikim mo ay kulang sa lasa, so dagdagan, walang problema. So, wag lang biglain talaga kaagadamihan yung paglagay ng asin or yung nga pala hindi ako naglagay ng asin dito kasi nga may bagoong.
ng bagoong kasi pag masubrahan, so alat na siya, so mahirap na gawa ng paraan. So at least, pag kunti-kunti lang munang lagay mo doon sa bagoong o sa asin mo, pag kulang, pwede nating dagdagan ng kunti, no? Kunti-kunting dagdag. Huwag agad bigla kasi na ilang bis ko na kasi naranasan yun eh, pag yung maalat, mahirap na pwede nating dagdagan ng tubig, pero hindi na din masyado malasa. So, ayan. So, ganun lang po yung tips ko. So, yan na guys. At napakadali lang po, haluin lang mabuti para yung bagoong ay mahalo doon sa lahat ng gulay. At ang lahat ng gulay magkaroon ng lasa, di ba? So, ayan, tingnan nyo. Di ba ang ganda? O, fresh na fresh pa din yung ating gulay. So, tikman natin para marinig nyo yung ano. Crunchy pa din yung ating gulay. Sana marinig nyo nga. Kasi, dapat pala nagtikim ako ng madami. Ayan, sitaw. O, di ba? Marinig nyo. Malutong ng ating gulay. So, ayan na!